Welcome back mga katuklas. Mulit ang ating pangbansang kamaong si Manny Paquio ay aakit sa lona. Talagang nakakapanabik at siguradong marami ang nag-aabang dahil sa matagal na panahon na hindi natin siya nakita sa ring. Talagang ganado at masipag na muling nag-eensayo si Manny. Mas lalo na nang natapos ang kanyang karera sa Senado. Mukhang magandang pagkakataon na lumapit ulit siya sa kanyang nakasanayang laro, ang boxing. Kamakailan lang ay inannounce ang kanyang laban, isang exhibition match. Ang kanyang makakalaban, isang master sa mixed martial arts, si dkyoo, ay may 654,000 subscriber sa YouTube platform. At ang kanyang mga video ay patungkol sa mga labanan, sa mga martial arts. Ngunit sa likod ng mga ito, maraming nagsasabi na posibleng hindi totoo, acting, scripted ang kanyang mga ginagawa. Ngunit sa pagkakataon na ito, mapapatunayan kung totoo o scripted lang ba, dahil ang kanyang makakalaban ay isang alamat at lehitimong mandirigma sa larangan ng boxing, ang susukat sa lakas ng loob niya. He also has a case for greatest fighter pound for pound who ever lived. Ngayon ay talagang nauuso ang mga YouTube matches. Katunayan dito sa Pilipinas, sumikat ang Battle of the YouTuber. Dito naglalaban sa sport na boxing ang mga sikat na YouTuber bilang entertainment at kahit bago pa lang sa larangan ng boxing. Ngunit ito'y talagang tinatangkilik at inaabangan. Katunayan dito ang mga millions view sa kada laban. Ngunit ang darap na laban bilang isang pro at alamat na sa boxing na si pambansang kamaong Manny Paquio ay hindi basta-basta. From General Santos City, Philippines, presenting Manny Paquio! Patunay dito ang kanyang mga ensayo. Bilis kombinasyon ng malalakas na suntok ay andyan pa din. Sa kabilang dako, isang world coach sa martial arts, ang kanyang makakalaban, si dkyoo, ayon sa kanya lagpas 15 martial art practice ang pinag-aralan niya. Una dito ang boxing, sabate, tai chi at aikido, sanda, Shaolin Kung Fu at Wushu. Sistema, eskrima, Wing Chun, judo, Jeet Kune Do, kickboxing, taekwondo, bajikwan, fencing. Talagang kahanga-hanga ang kanyang martial arts. Ngunit sa kabila ng kanyang martial arts ay maraming nang babasya kanya dahil posibleng ito'y mga scripted lamang. December 4, 2021, pinatunaya niya ang pagiging totoong mandirigma nang kalabanin niya ang totoong UFC fighter heavyweight na si Brad Scott, isang legit na fighter. Sa kanilang match ay kita ang height at weight difference. Ngunit si dkyoo ay kayang-kayang makipagsabayan. Talagang di kalibigin pala itong si Yo. Samantala, kung pagdating naman sa ring, si Manny ay talagang halimaw. Karamihan sa kanyang mga nakalaban ay knockout o di kaya'y bugbog. Patunay dito na malakas at maliksi pa rin ang ating pambansang kamaong. Kahit na sa edad na 42 years old, sa huli niyang laban, nakipagsabayan siya sa isang champion. Hindi man pinalad, ngunit
nakikita pa rin sa mukha ng kanyang kalaban ang lakas ng mga suntok ni Manny. Talagang magandang laban at mabuting hangarin ang mangyayari sa laban ng dalawang ito. Dahil ang lahat ng premyo ay mapupunta sa bansang Ukraine dahil sa patuloy na kahirapan dahil sa gera dito. Kilala talaga si Manny sa mga pagtulong sa buong mundo. Hindi lang sa pagiging mabuti at mapagpumbaba. Dahil alam niya ang tunay na hirap. Hanggang sa ngayon ay nasa puso niya pa ito ang pagiging mahirap. Lang naman to dahil para makatulong ako sa mga tao, mga kababayan ko. At siyo ay ganun din naman ang hangarin, ang pagtulong. Gaganapin ang kanilang laban sa Seoul, Korea sa teritoryo ni Yo. At kahit pa advantage niya dito ay alam naman natin ang kalidad ni Manny. Dahil na din siguro sa mga determinasyon at pagiging makadyos nito. Ang pagiging flexible at disiplinado sa kanyang bawat laban. Dahil karamihan sa mga laban niya na champion siya sa ibang bansa ay nananalo si Manny. Samantala, KUHA, isang malaking key wins ito dahil siguradong karamihan sa mga manonood ay papanik sa kanya at maging inspirasyon niya para siya ay manalo. Mga katuklas, sa laban na darating nila Manny at Joe ay papatunayan nila ang pagiging mandirigma. Ngunit mas higit dito, pinatunayan nila ang pagiging mabuti at mapagbigay sa mga nangangailangan ng tulong. Charity event na ito at makikita na natin yung isang mabuting inspirasyon na dapat tularan. Kaya saludo at malaking thumbs up sa inyong dalawa. Salamat sa panonood.